2002 and 2003, siyang na ari-arian yung hindi naideklara po sa Salen. Yung La Vista property po ay idineklara lang po ng 3 milyon when actually base dun sa talaan po ng BIR records ay 11 milyon dapat ang nakalagay. Kaya yung net worth daw niya for 2003 dapat 14 milyon, hindi yung inirecord na or nireport na 7 milyon. Doon naman po sa 2004, yung Marikina property, yung Columns property, at yung QC po, hindi nalista. At ang reported income po ay 7 million. Dapat, sabi ni Commissioner Henares, 21 million po. Noong 2005 and 2006, ang net worth na nireport po ay 8.3 million. Dapat, 31.2 million ang nai-report ni Chief Justice. Noong 2007, ang nireport po ay 11 million, dapat 24.8 million po. Noong 2008, sabi ni Commissioner Henares, ang nireport lang po ay 12 million, dapat po 25 million, halos doble po. Noong taong 2009 naman, ang nireport ay 14.5 million, ang dapat na i-report ay ang napakalaking halaga na 52 million pesos po. So yun na lang po, we will let the figures speak for themselves. At yung testimony po ni Kim Henares, palagay ko, it should be clear na ho, yan ay suma total nung pinipresenta naming ebidensya itong nakaraang 3 linggo. Baka may gustong sabihin ng si Congressman. Tila pag hindi nagugustuhan ng defense yung kasagutan, ay sila mismo nagpapamove to strike out. Siguro po, sa tingin po namin, talagang ito'y pagpapakita na very damaging yung kanyang testimony, but everybody knows, tayong mga abogado, that when you ask a question on cross-examination, any answer that is given by the witness, you take the risk on what is actually answered. And in this case, she clearly stated very categorically the damaging testimony pertaining to the fact that more than 50 million ng assets ni Chief Justice noong 2010 ang dineclare lamang po niya ay 14.5 million. Huwag natin kalimutan that the BIR is an integral part of the SALN mandatory submission. Recommending the prosecution of ill-gotten wealth, although hindi yun dito natin pinag-uusapan, malinaw that she has the required expertise, that the SALN is a matter that is reviewed regularly by the commissioner of the BIR. So, we look at this testimony talaga as wrapping up particularly yung ating SALN, lahat ng ating pong allegations pertaining to the fact that the SALNs were misdeclared or in fact grossly undeclared considering the testimony herself of the Commissioner of BIR. Mahirap kapag nagkaroon ng kasalanan at nakita po nila, ay dapat po natin yan itinutulak. Hindi ko na po kailangan pong sabihin, pero even members of the Liberal Party have also been the subject of investigation which are already ongoing sa nakaraang 2 years. Huwag na po natin ngalanan, ano? Pero alam na naman po natin yan is that as far as Kim Henares is concerned, hindi siya namimili dyan. So, bukas po tayo dyan. Responsibilidad ng BIR yan. Kapag meron po dyan nagpipigil dahil po opisyal o isang kongresista o senador, tingin po namin nagkakasala din po sila. But let's not forget, this is all a diversionary tactic on the part of the camp of Chief Justice Corona to divert our attention. Whoever else is guilty, kung merong kasalanan, may venue dyan. Kahit bukas sa bukas, kahit sinong mayor, sinong membro ng Kongreso, kahit sinong senador, pwedeng dalhin sa ombudsman para imbestigahan. Ang members ng Supreme Court, you need at least the vote of 95 to be able to start an investigation sa mga ito. So, huwag sana tayo mawawala sa focus. It's already been argued, kung i-review po natin sa nakaraan, na bagamat pinag-usapan po yun noong una, are we presenting her as an ordinary or as an expert witness. But in fact, in the course of the testimony ni Commissioner Henares, sinabi na rin mismo na Senate President that we should take judicial notice of, meaning ni Commissioner Henares, nakabase po yun sa public documents. Anong yung sa korte yung public documents, hindi na kailangan ng additional na pruweba eh.
tinatanggap na po ng mga korte yon kasi malakas po yung kalidad niya na magpakita ng ebidensya. So palagay ko mahalaga po yun. Iba man ibang dun sa mga bangko pinapasapina po ninyo. Sa article 2 pala, sa article 2. Sa pagkakalan ko, meron pang isa, pero pinag-iisipan ko pa kung ipipresenta yun. O, yung mga patunggol po sa Camp John Hay at saka sa Philinvest, pero kasi kanina inamin na po nila yung car pagdating po doon sa shares sa Palms, which amounts to 870,000 na binili po nila recently. Baka hindi no. Pero anyway, if the subpoena is allowed by the Senate on the banks, we should be able to finish everything by tomorrow. And of course, we are hoping that the Senate will give us the light pagdating po doon sa... Bagamat malinaw na para sa amin, especially with the testimony of Commissioner Hinares today, na malinaw that the Chief Justice, sinabi po natin yun, sinabi na ng testigo, that under oath he had not been declaring the appropriate information, because otherwise, sabi nga niya, kung pwede lang ho natin palitan yan anytime, which is true. If we can just replace our salad anytime, hindi parang scrap of paper lang yan, ba't pa natin siniseryoso yan? Ba't pa natin sinusumpaan? Ba't ka pa pumupunta sa notaryo para ipanotaryo ito? Kung pwede mo pala palitan 5 years or 6 years later para sabihin mo na pagpumanin niyo, nagkamali ako. Tulad ng sinabi niya kanina is, I declared only 14.5 million, but in fact, it should be 54 million. We have said it time and again that we will not tolerate yung any violation ng secrecy of bank deposits law. In fact, there's been... the secrecy of bank deposits is one of the most respected laws in our country. Ang nangyari po today is provided for clearly by the law. This is not the Senate going out of bounds or the... This is clearly provided for under RA 1405 as well as in relation to RA 6426. So malinaw po na the exceptions provided by for by law is with the consent of the depositor. Secondly, in cases of impeachment. Thirdly, is in case of public officers pertaining to betrayal of public trust or bribery, or when the deposit itself is a subject matter of the litigation. So it's based on a law, it's based on very specific exceptions and provisions of the law, so there's no reason for people to even say or allude that this can lead to a bank run, etc. Remember, this particular provision is being used only for the second time, because this is only the second time that we have had an impeachment in the history of this country.